At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang dalaga na idibig ng isang prinsipeng engkantado. At dahil doon ay napagkamalan siyang may sira sa pag-iisip dahil daw nagsasalita na mag-isa. Mga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Ay, Sola, malalim na ang gabi. Wala po yata dito sa loob ng bahay yung anak nating si Lamba. Oo, Maher. Nandoon pa siya sa ginawa mong batong higaan sa labas ng bahay. Nako, papasukin mo na siya dito sa bahay. Baka mapaglaruan siya ng engkanto. Kanina ko pa siya sinabihan na pumasok na, pero ayaw pa niyang pumasok eh. Tawagin mo na nga siya. Sabihin mo pumasok na dahil may gumagalang bampera. Ha? Bampera ka mo, Maher? Oo. Ay nako, isarado na natin ang mga bintanang bato. Baka pumasok sa bahay at salakayin tayo. Nako, natakot ka naman kaagad eh. Walang bampira. Ay nako, ikaw talaga, Maher. Tinatakot mo na naman ako eh. Hindi ikaw ang tinatakot ko, kundi si Lama. Para pumasok na, sige na. Basta sabihin mo siyang pumasok na. Takutin mo. Sabihin mo may bampira. Sige na. Sige na ga. Lama, anak! Pumasok ka na dahil may gumagalang bampera! Lama! Ay, Lama! Tigilan mo na nga yung pag-aabog mo ng gabi sa labas, ha? Baka mamaya ay makusunodahin ka ng engkanto. Ama naman, hanggang ngayon ba ay nagpapaniwala pa kayo sa mga engkanto na yan? Oy, Lama! Huwag kang matigas ang ulo. Baka magaya ka sa anak ni Ibrahim. Hindi mo ba nabalitaan yung nangyari sa kanya? Kinusunada ng engkanto. Ay nako, naligas ang buong katawan. Oh, dahil lagi siyang pinagsasabihan ng mga magulang niya na huwag magpaabot ng dilim sa labas. Ayun, oh, naengkanto. Hanggang huli na nang malaman nila na sa manggagamot na naengkanto pala siya. Eh, paano naman kasi? Yung ina niya, si Hisa, ayaw maliwala sa engkanto, kaya napahamak tuloy yung anak nila. Kaya ikaw ha, Lama, makinig ka naman sa amin ng ina mo para hindi ka maengkanto. Ay Lama anak, huwag mo namang masamain ang sinasabi namin sa'yo. Ayaw lang namin na mapahamak ka. Maririnig mo ba kami anak? Opo ina, hayaan po ninyo. Bago magtakip silim, papasok na ako sa bahay. Mabuti naman kung gano'n. Ganyan, makinig ka sa amin ng ama mo. O sige, tapusin mo na yung pagkain mo. At kapag nakapaghugas na tayo ng pinagkainan, ay samahan mo akong maglaba ng mga maruruming damit natin dun sa ilog ng Ganges. Opo, ina. Thank you.
Secretary Boss. Nasaan siya, man? Carman, ang paalam sa akin kanina ay may pupunta lang siya saglit. Pero mag-iisang oras na hindi pa nakakabalik. Saan na naman kaya nagpunta ang lalaking yun? Ginamit na naman yung kamilyo ko na hindi man lang ipinalam. May sakit kasi yung kamilyo niya. Kaya yung kamilyo mo ang sinakyan. Sana naman ingatan niya yung kamilyo niya. Kung sakaling may sakit, gamutin niya kaagad. Hintayin mo na lamang. Palagay ko parating na rin siguro yun. Ayaw kong maghintay ng matagal ang makausap ko. Anong magagawa natin? Wala pa si Ahmad. May kumakadok. Ikaw na ang magbukas ng pinduan, Remus. Sige, sandali lang. Ikaw pala, Kawal. Anong kailangan mo? Mahal na rin na, Remus. Yung Prinsipe Ahmad, nadisgrasya at nasa pagamutan ngayon. Ano? Mahabaging Allah, ang aking anak, kabra na sawa kong hari, nadisgrasya si Prinsipe Ahmad. Ano? Hindi. Ina, magpapaalam po ako sa inyo. Aba, nakabihis ka. Saan ka ba pupunta, Lama? Kina Shabana po, yung matalik kong kaibigan, na-aksidente po, nasa pagamutan daw, tatalawin ko, kawawa naman. Ano? Paano sila na-aksidente? Sabi nila, nabangga raw yung sinakyan nilang karosang maliit. Pupuntahan ko si Ina, ha? Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magpapagabi. Sige, mag-ingat ka dyan. Opo, Ina. Sige po, alis na ako. Ang bait ng Shabana na yun. Sana gumaling siya kaagad. Kawawa naman. Teka, ano ba yung parang nakita ko na sumabay kay Lama? Parang may nakasunod sa kanya, pero bigla namang nawala. Ano kaya yun? Ala! Ikaw na sana ang bahala sa kaligtasan ng anak ko. Shabana, kumusta na ang pakiramdam mo? Lama, ikaw ba yan? Oo, Shabana. Kumusta na ang pakiramdam mo? Kumikirot ang mga paa ko. Sabi ng manggagamot nabali daw ang buto ng dalawang paa ko. Nagpunta na ba rito yung nakabangga, yung nakadisgrasya sa inyo? Oo, pero sa halip na panagutan niya kami, kami pang pinagbabayad ng damyos. Ano? Napakasabay naman niya. Lama, tulungan mo ako. Ayokong maging lumpo. Wala kaming kakayahan para ipagawa o gawa ng lunas ang pagpagaling ng mapa ako. Baka putulin nila, magiging inutil na ako. Huwag kang mag-alala, Shabana. May awa ang ala. Magdasal na lang tayo. Alam mo, kasalanan talaga ang bumangga sa amin . Kaya lang, anak pala siya ng maimpluwensyang tao. Kaya hindi na ako umaasa na panagutan niya kami. Pati yung may-ari ng maliit na karusa, nabalian ng dalawang kamay. Lama, alam mo naman na ulilan akong lubos. Wala akong kasama sa buhay. Tapos magiging lumpo pa ako. Paano na ang buhay ko? Paano na? Tama na yan, Shabana. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pero magiging pabigat lang ako sa'yo. Huwag mo nang isipin yan. Magkaibigan tayo. Wala naman akong kapatid. Kaya ikaw ang tinuring kong kapatid. Hayaan mo.
Pagkikiusapan ko sila ina at ama na doon ka na lang tumira sa amin. Ito na yung sinasabi ko. Naabala na naman ako. Naudlot na naman yung transaksyon ko dahil sa ginawa mo. Kawawang aking kamelyo. Kahit apat na karosa, hindi matutumpasan ang pinsala ng kamel ko. Napili ang dalawang paa. Kung bakit kasi ginamit mo at hindi mo panlang ipinaalam sa akin? Ama, hindi ko naman sinasadya yun eh. Kasalanan kasi ng may-ari ng karosa na yun. Alam niya nang parating ako, pinilit pa rin. Kaya yun, nadali tuloy. Mabuti na lang. Hindi sila naman tayo ng pasaheros niya. Regluhin mo kaagad. Ayokong masira ang pangalan ko. Dahil may plano pa naman akong kakandidato para maging pinuno ng mga hari. Ama, alam niyo naman na may nang pinagkakakitaan ko ngayon eh. Kaya ikaw nang umareglo. Tutal, kamelyo mo naman eh. Ikaw nang umareglo. Abay, gusto mo bang sipain kita? Ha? Ama naman, gusto mo? Anak mo ako. Sasaktan mo ko. Huwag naman, ama. Umalis ka muna sa harapan ko. Baga hindi ako makapagpigil, matanya ka na kita. Lumayo ka sa harapan ko. Lumayo ka. Opo, ama. Sige, diyan ka na. Ang gagong amad na yun. Binigyan na naman ako ng malaking problema. Oh, asawa kong haring kamran. Sumisigaw ka na naman. Paanong hindi ako sisigaw? Binigyan ako ng malaking problema ng anak mo. Kapag napundi ako, mapapatay ko na siya. Ano? Asawa kong haring kamran, magunos dili ka naman. Kung mapapatay mo siya, lalong malaking problema. Dahil iba na ang panahon ngayon. Kahit hari ka, may liliti sa'yo. Hindi ka tulad noon na kung hari ka ay wala nang nakikialam sa mga ginagawa mo sa nasasakupan ng iyong kaharian. Pero mula nang binuoy ang kasamahan ng mga hari na yan, hindi na pwede. Dahil lilitisin ka sa hukuman at pwede kang maparusahan. Sana bigyan pa ako ni Alan ng mahabang pasensya. Kundi talagang mapapatay ko siya. Kumusta na ang lagay ni Shabana? Ina, nakakaawa talaga siya. Nadurog pala ang buto ng dalawang hita niya. At hanggang sa ngayon, ay wala pang binibigay na tulong ang may-ari ng kamelyo na nakabangga sa kanila. Ay nako, sobra naman niyang nakadisgrasya sa kanila. Bakit? Sino ba ang taong yan? Anak siya ng maiimpluwensyang hari, ina. Anak ni Haring Kamran, nang kaharian ng Tabuk. Ano? Anak ni Haring Kamran? Nako, sobra naman sila. Hindi na sila naawa kay Shabana. Oo nga eh. Pero, sabi ng asawa ng may-ari ng karosa, pupunta raw si Haring Kamran sa pagamutan at kakausapin ang may-ari ng karosa. Pero, wala naman daw sinabing kakausapin din si Shabana. Kaya pupunta ako sa pagamutan bukas para abangan ang pagpunta doon. At kakausapin ko rin para makahingi ng tulong para sa kaibigan ko. Ah, sige. Subukan mo. Eh, kaya lang. Baka mapahiya ka lang. Bahala na po, ina. Susubukan ko lang. Baka sakali, kawaw talaga ang kaibigan ko. Wala nang inaasang makakatulong sa kanya dahil nag-iisa lang siya sa buhay. Eh, kung may magagawa lang sana tayo, di tayo na lang sana ang tutulong.
Kaso, wala naman tayong magandang hanap buhay. Isang kahig, isang tukal lang tayo. Di bali, ina. May awa ang ala. Sana, pagalingin niya kaagad si Shabana. At kapag nakalabas na siya ng pagamutan, dito na lang siya maninirahan para may kausap naman ako kung wala kayo ni Ama. Ano? Pinagbabayad ka ng damyos ng may-ari ng Karusa na nadisgrasya ni Prinsipe Amad? Oo, Remas. Kinausap ako doon sa pagaputan. Kasama ang tagapagtanggol nila. At bukas daw ay pag-usapan namin ang tungkol sa nadisgrasyang pasahero. Pinasasagot nila ang bayarin nila sa pagaputan. Yung may-ari ng Karusa at yung pasaherong babae. Ano? Eh bakit tayo ang sasagot sa pasahero? Dapat sila ang sumagot. Dahil kasalanan daw ni Amat. Dahil nasa tamang linya sila, kaya obligadong tayo ang magbabayad ng damyos. At pati mga lulan ng Karusa. Ay, malaking problema ang ibinigay ng Amat na yun sa atin. Eh, nasan pa na naman siya? Sinundo siya karina ng mga kaibigan niya. May pupuntahan daw sila. Ang lintik. Malaking problema itong ginawa niya. Tapos hindi man lang siya tumulong na kumausap sa mga biktima. Ah, Rimas, malapit na akong mapundi sa kanya. Talagang mapapatay ko na siya. Kamran! Talaga si Shabana. Ayaw talagang magbigay ng Haring Kamran na yon ng tulong sa kanya. Ang may-ari na raw ng Karusa ang bahala sa kanya. Napakaitim talaga ng budhi nila. Palibasa ay may kaya sila ang mang-api ng kapwa ang ginagawa nila. Teka. May nakita akong kumislap doon sa silong ng puno ng oliba. Ano kaya yun? Ang mabuti pa, lalabas ako ng bahay. Titignan ko kung ano yung kumislap na yon sa silong ng puno ng oliba. Natutulog na ba? Siguro. Baka natutulog na yun. Maghahating gabi na eh. Pakitingnan mo nga sa silid niya. Tingnan mo kung natutulog na. Bago ko isa na yung pintuang bato. Sandali lang at titingnan ko. Lama, anak. Wala pa dito sa silid niya si Lama. Nasaan kaya ang babaeng yon? Nandun na ba sa silid niya na natutulong si Lama? Ay naku, Maher. Wala pa siya. Baka nasa labas pa. Ano? Saan na naman nagpunta ang babaeng yon? Saan? Ewan ko. Nandito lang siya kanina sa tapat ng bintana. Akala ko nga pumasok na sa silid niya. Wala pa pala. Baka lumabas na naman ang hindi natin namamalayan. Siguro nga. Ang mabuti pa. Tingnan natin sa labas. Halika,
Samahan mo ako, Maher. Sige, halika. Aba, delikado. Baka maingkanto. Bilisan mo. Eh, sige. Tignan natin doon sa ginawa mong higa ang bato sa silong ng puno ng oliba. Maher! Silama! Ano kaya ang nangyari kay Lama? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado! Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.